bawat isa sa inyo at purihin ng Panginoon na bagamat may mga hindi tayo makakasama, subalit kayo ay narito at yan ang mahalaga at tigit sa lahat ang nagbibigay ng tunay na kahalagahan sa ating pagtitipon ay walang iba kundi nasa kalagitnaan natin ang Pangulo at ang pinuno ng Calvary Baptist Church. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is who makes our meeting so important. He is the VIP sa ating buhay at sa ating iglesia. Sa umagang ito ay tatapusin ko ang chapter 14 ng Mark sa ating sinusundang series of messages on the book or the Gospel of Mark. At this is a chapter na nagsimula ang passion o kaya yung agony and sufferings ng Panginoon emotionally, physically, spiritually. Nagpasimula dito. Ang chapter 14 ay masusumpungan natin dito ang sandali ng betrayal, kung paano siya ipinagbili ng isa sa kanyang malalapit na mga alagad at kung paano siya ay itinanggi ng isa sa kanyang mga alagad at kung saan siya ay inihanda sa nalalapit niyang sakripisyong magtatapos doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang mensahe, talagang gulat na gulat ako kaninang umaga when I opened the daily bread portion. Sino sa inyo nakabasa ng daily bread for this day, yung portion? Okay? It has to do with the tongue. At ang talatang ginamit ay ang Psalms 141 verse 3. Set a watch, O Lord, over my mouth and keep the doors of my lips. Sino kamo ang nakabasa nito? Kasi kayo na lang. Ah? Psalms 131 verse 41:3. Yung daily bread portion, ngayon ba yon? December 8 ba ngayon? O December 8, baka lumang issue yon. but anyway, okay. Tama ba? Ibang daily bread na hawakan ko. Baka yung bago na. Okay, mabuti kayo ay aware. So anyway, doon sa nabasa kong portion ng daily bread, whether it's current or back issue or maybe I skip some dates sa daily bread portion, but one thing sure is it confirmed the message that I am about to deliver this morning. Kung saan isinalaysay ang karanasan ng mag-asawang Chong at sila ay pumunta sa Japan nagbakasyon at planado ito at ipinaubaya ng Mr. Chong ang pagpaplano ng kanilang mga dadalawin etc. at higit sa lahat ay yung lugar na pinakabantog raw na kanilang makakainan bago sila bumalik ng kanilang pinanggalingang bayan. So they were so busy na yung itinerary nila ay nasusundan nila until that very moment na kung saan ay gusto na ng mister, sabi niya sa kanyang asawa na ito ay kasama sa plano at sa itinerary nila na bago sila lumipad ay makakain sila sa best Japanese restaurant, fine dining, at matikman nila doon because they have heard a lot about it. Subalit, to their dismay, ay wala na silang panahon sapagkat ang eroplano na nakabook sila ay malapit nang umalis. So, they have to be in the airport. So, because of this, biglang nagalit at maraming pinagsasabi si Mr. Chong
kay Mrs. Chong na pinag sinisisi niya. Okay? And then pagkatapos nito nang talagang inilabas niya ang kanyang mga saloobin at nagbitiw siya ng maraming salita. Only later na siya ay nahimasmasan at na-realize niya na mali ang kanyang sinabi, etc., etc., at siya ay nag-apologize. Ibang-iba ano sa atin, mali na mga sinabi, etc., pero ang titigas, hindi nag-apologize. So, doon ay, bago tayo magsalita, may kasabihan sa Tagalog, ay maka 10 beses mo isipin. Ano ba yung kawikaan yun sa Tagalog? Okay, so alam na ninyo. Kasi okay, so this morning, I would like to speak. Sabi ko, confirm ito ng Panginoon sa akin, at least sa akin. Sa chapter 14, I would close with the message, the best meal. Siguro, after the service, ay magtatanungan tayo, saan tayo kakain? Alam niyo, biblical yon. Saan tayo kakain? Okay? Kinakailangan kumain tayo, di ba? It's part of life. So, ating buksan ang ating mga banal na kasulatan para matuklasan natin at the best meal ever in your life ay masusumpungan sa Biblia. Chapter 14, at basahin muna natin yung salita, saan tayo kakain? Okay? Di ba? May naalala ba kayong restaurant o lugar na sa lahat ng nakainan nyo, ito ang pinakamasarap? Noted ito na masarap. Oh, meron na kayong ganyan. At least alam ninyo. Please naman, anyayahan naman ninyo ako minsan, ha? Regalo lusot kayo. So, anyway, Mark chapter 14. Verse 12, basahin lang natin ang verse 12, but this is not the entire passage. It's just that I want you to realize that eating and drinking is part of life, okay? But the best meal ever ay walang iba kundi yung pagkain inihain ng Panginoon nung siya ay narito sa ibabaw ng sanglibutan. Talo niya ang dancing cook dito sa ating kalagitnaan at newlywed. Pag nagluluto ay may exercise pa. Buong mundo ang nakakita sa kanya. Kaya kung gusto niyang masayang cook, ay we have a dancing cook. Okay? So, chapter 14, verse 12. And the first day of unleavened bread, when they killed the Passover, his disciples said unto him, saan tayo kakain? Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the Passover? So, biblical pala yun. Saan tayo kakain, Panginoon? Okay pa? Okay, so, basahin natin ngayon the best meal ever. Okay? The best meal na ang Panginoon nagdaghain. Verse 22, ang context ng ating mensahe would start with verse 10 hanggang verse 24, but for the sake of brevity and time, I just would like us to consider verse 22 to verse 25. Okay, follow me please as I read these four verses. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and broke it and gave to them and said, take, eat, this is my body. And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said unto them, this is my blood of the New Testament, which is shed for many. Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it new in the kingdom of God. Bless your word, O Lord, and comfort those that are recently bereaved with a loved one, and for others, brethren and relatives that may have also lost a loved one, that you would fill with much comfort, the comfort of your spirit. And I pray, Father, that you would encourage each one of us
And may we consider that in life that the best meal ever is none other than what the Lord Jesus Christ introduced and He instituted during His public ministry on earth as a reminder of what great things He has done for us. Speak, Lord, and may each one of us listen attentively and bless all the prayer objects that we have had mentioned last Wednesday and every Lord's Day behind the pulpit and among those that are in the pews. And Father, we thank you for the holidays ahead, and that it would be a break to each one of us from the normal routines of life, and refresh and strengthen our faith and keep us keeping on until that upward call when Jesus Christ, the head of the church, would call us up to meet Him in the air. We long and we yearn for your any moment coming, Lord Jesus. In your name I pray, Father, Son, Holy Spirit, may you be glorified, all because of grace and for Jesus' sake. Amen. The best meal, ang pinaka masarap na pagkain. Siguro baka lalong bumilis ang pag-grind ng ating mga sikmura. Okay, so anyway, nasabi ko na na ang pinaka masarap na pagkain sa buhay at pang walang hanggan ay ang pagkain inihain ng Panginoon na walang iba kundi ang kanyang sarili, ang kanyang katawang lupang inialay niya at ang kanyang dugo na iginawad niya bilang pantubos sa ating mga kasalanan. So, nagkataon lamang na last Lord's Day, tayo nag-Lord's Supper. Pero hindi naman siguro masama because this is not going to be a repeat of the same message and the same outline. And this is going to be a different approach as I usually do is Lord's Supper. So, sa verse 12 na at aking binasa na kung saan nagsipagtanong ang mga alagad, ay sabi nila, saan tayo kakain, Panginoon, para may paghandaan namin ang ating tutuluyan? So, ang dapat na maunawaan natin dito na ang sabi sa verse 12, and the first day of unleavened bread. So, riin ninyong maigi ito at you will discover na nung ito ay itinanong ng mga alagad sa Panginoong Kristo ay ito ay isang araw preparation for the Passover. At 2 days before that, that's Wednesday, ay sila ay naroon pa sa tahanan na kung saan si Maria ay pinahiran ang Panginoon ng pabango na kung saan siya ay inanoint, inihanda sa kanyang burial, wika ng ating Panginoon. So one day, sabi dito, and the first day of unleavened bread, that is, ito ay Thursday evening or day ito, na sinabi nila para sa mamayang gabi ay yun ang Passover sapagkat ang Jews, ang kanilang celebration o ang araw nila ay nauna ang gabi kaysa umaga. So yung umagang yun, the first day ng Passover or unleavened bread ay tinanong na nila para sabi nila maipaghain namin. Kakailanganin nila ang sa celebration ng Passover ang tupa na walang anumang batik o anumang defect nito, at kailangan nila ang alak, at as a matter of fact about 4 big cups ng red wine, and then kailangan nila ang isang lalagyan nang meron itong tubig at pagkatapos na may asin.
And more than that, ay kailangan nila ang herbs na ito ay sinasariwa ang kanilang alaala sa gabi nang sila ay tinubos ng Panginoon mula sa kanilang Egyptian bondage sa Exodus chapter 12, na ang mga sangkap na ito ay inihanda nila at pagkatapos ang sinalang dugo ay kanilang ipinuntura sa doorpost at sa lintel ng kanilang mga pintuan. At nung hating gabi, nung dumaan ang anghel ng kamatayan, ang sinumang tahanan o pamilya na wala silang dugo sa pintuan ng kanilang mga tahanan ay ang kanilang mga panganay na mga anak at ganun rin ang mga panganay na anak ng kanilang mga hayupan ay sila ay nangamatay. Kaya walang sinumang lumuha o humagulhol sa mga mamamayang Hudyo sapagkat sila ay sumunod sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Datapwat sa buong bayan ng Ehipto ay napakalakas ng kanilang hagulhol, ng kanilang iyakan sapagkat wala ni isa sa kanila na hindi namatayan ng panganay na anak o ng mga hayupan. So, that night ay sila'y kusan ng pinalis ng hari ni Pharaoh at para magsimula na silang lumakad patungo sa pangakong lupain. So, ang Passover is a Jewish feast. It is the most important feast in Jewry sa mga Hudyo na sinasariwa ang araw ng kanilang katubusan mula sa Ehipto. So, ngayon sa gabing ito na handaan ng lahat ay sinabi ng Panginoon ang kanilang dapat na gagawin nung sila'y nagtanong kung saan nila ipaghahanda. Una, ang sabi ng Panginoon ay pumunta kayo sa lungsod. Palibasa sila ay nasa labas pa ng city ng Jerusalem. Pansinin niyo please. Okay? Ito ay mapapansin sa verse 13. And he sendeth forth two of his disciples. Siya ay nagsugo na ng dalawang alagad niya na hindi man nababanggit dito but in some others sapagkat these are mentioned in three other gospel na sinulat ni Matthew, ni Luke at saka ni Mark na ang dalawang ito na alagad na sinugo ng Panginoon ay personal na pinangalanan sa aklat ni Luke na ito ay walang iba kundi si Peter at saka si John. So, sabi ng Panginoon, mayo kayo, pumunta kayo sa lungsod at pagpunta niyo doon ay may makakasalubong kayo na isang lalaki na siya ay may daladalang pichel o kaya sisidlan ng tubig at pagkatapos na tagtagpo kayo ay sundan niyo siya at dadalhin niya kayo doon sa tahanan na ating pagdarausan ng aking Passover. At sinunod nila ang Panginoon at nagkaroon ng katuparan at pagkatapos sila ay dinala doon sa isang bahay na kung saan no doubt kung hindi man ito miyembro ng pamilya ay siya ay utosan sa pamilya at nag-igib ng tubig at pagdating sa tubig ito po ang lugar at pagkatapos nito sabi nila, saan ba dito ang guest chamber o ang malaking espasyong lugar na kung saan ipagdaraos ng Panginoon ang kapistahan ng Passover. So, sila'y sinamahan doon sa upper room, sa mataas bahagi ng tahanan ito na ito ay guest chamber at doon ay spacious ito. At kung ito ay susuliin ninyong maigi, you will agree with me, ayon sa Acts chapter 12 verse 12, na ito ay walang iba kundi bahay ng isang alagad na ito ay si Maria na nanay ng may sulat ng aklat na ating binasa at hanguan ng mensahe na ito ay walang iba kundi ang bahay ng mayaman, may sinasabing Kristiyanong pamilyang ito na nanay ni John Mark
ang nagsulat ng aklat na ito. Si Maria at si John Mark ang may-ari ng tahanan ito. No mention of his father, he may have been dead or whatever. So we maaring widow siya, whatever. So doon ito ipagdarao sa Acts chapter 12 verse 12 sa tahanan nila, sapagkat yung tahanan nila ay ito ang meeting place ng mga kapatiran at araw ng panalanginan. Okay? So if you want to check that out, that's fine. But if you believe me enough, it's okay, we will proceed with the message. So everything is in place. Dito ay pinapaalala sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay omnisciente. Alam niya ang lahat. At hindi lang alam niya ang lahat, ay pinaghanda niya at planado niya ang lahat. Ang ating Panginoon is actually an orderly Messiah. Maayos siya sa buhay. Palibasa siya ay Diyos. That He is the God of order that took on Him the form of a servant. Pero plano niya ito. Itong buwang ito ay lalabas na naman ang mga planners. Alam niyo bang planners? Na kung saan yung mga plano natin. It's good. At yan ang isa sa mga tip na ibinigay sa amin in 1969 ng mga American teachers namin, na ang sabi nila ay plan your work and work your plan. Huwag lang planuhin mo, kundi i-implement mo, gawin mo. Dito ay masusundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi ko yung sinasabi, magsimula na kayong magsulat ng inyong mga New Year's resolution, sapagkat hindi naman nasusunod yun. Diba? And you will have to your dismay. Hindi ko naman pala nagawa. Puro lang resolution, no execution or implementation. So dito, sundan natin ang ating Panginoon Kristo. Well prepared and well planned. Everything happens exactly how He planned it. So nothing in this world happens without God's knowledge and apart from God's will and God's plan. And we know that all things are worked together for good, the bad as well as the good. They are all part and parcel of God's wonderful plan that will glorify Him. So there are three things that I would like us to know about the best meal na ito ay makakain nyo sa buhay nito, at ito ay maging makatotohanan hanggang sa kabila. Dala-dala ninyo ito. Nang sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay kailanman hindi na siya magugutom at hindi na siya mauuhaw. John chapter 6 verse 54, if I can recall the verse. But anyway, there are three things that I would like to share with you about the best or the finest meal for time and for all eternity. Number one, we can find here in verse 22. Okay? Verse 22 and 23, the establishment of the Lord's Supper. Yung pagkatatag ng Panginoon ng Santa Cena. Excuse me, post ito. Wala ito sa loob ng message. It's just, alam nyo, sabi ng isang magaling contemporary ni Charles Haddon Spurgeon na Bantog Ring, mga ngaral at manunulat by the name of Dr. A.T. Pearson, ang sabi niya, the link between the cross and the crown is the Lord's Supper. Ang link, ang connection raw between the cross and the crown is the Lord's Supper. So nakikita natin dito, yung pinapahalagahan natin ang Santa Cena ay ina-assure tayo ng Panginoon, you will never lose a reward.
Kaya nga lang, the more I study about the Lord's Supper, I am more convinced sapagkat kung ang cross at saka ang crown, yung cross is the past work of Jesus Christ. Yung crown speaks to us of His coming again na Kanyang ibibigay. Nang sabi ng Panginoon, "Behold, I come quickly, and my reward is with me to give to every man according as his work shall be." Tama itong sinabi ni Dr. A.T. Pearson. Kung ito ay may link, ay sa rapture, walang nakakaalam ng buwan, araw, taon, o oras. But definitely, with what is happening and what the Bible tells us, ay we should always be ready at all time. Sapagkat it is imminent coming. Pag sinabing imminent coming, any moment, He could come. Surprise! Secret! Sudden! So swift! So sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng idea. Pag maglo-Lord's Supper kami, mahuhuli. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. No more announcement. Magugulat na lang lahat, may Lord's Supper pala mamayang gabi. Kaya yung hindi prepared linggo-linggo, ay you will not taste of the finest, the best meal ever. Okay, ganda pala noon ah. Ibig sabihin, come every Saturday, ayos tayo sa Panginoon. And prepared tayo for His any moment coming. If the Lord were to come today, are you ready to meet Him? Amen. Ayan ang mahalaga. Kaya surprise na yun, kasi maraming hindi naman dapat. At saka hindi pumupunta ng umaga, inaantay na lang sa gabi, saka pupunta. Okay? Pero hindi natin babaguhin mula sa gabi, ilalagay sa umaga. Sapagkat hindi na yun Lord's Supper, Lord's Breakfast na yun. Eh, may nagsipag-breakfast naman tayo. So, anyway, there are three schools of thoughts that I would like to share with you relative to the best meal, the finest meal ever. Number one, the establishment of the Lord's Supper. That's in our text, sa Mark chapter 14. Secondly, notice with me, in the same verses from verse 22 to verse 24, the emblems of the Lord's Supper. Di ba offensive itong sabihin ng Panginoon? Kainin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. It is. Sinabi ito sa John chapter 6 that it is offensive to the Jews. Okay? But the Lord Jesus Christ is not speaking of His literal body nor His literal blood. It was an emblem. Ito ay isang simbolo. At I'll explain this. Number three, the endurance of the Lord's Supper. So verse 25, "Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it new in the kingdom of God." Mula ng gabi na itinatag niya ito, that Passover night na ito ay itinatag niya, ay ang sabi ng Panginoon, it is lasting, it will be up to the time na siya'y babalik na maguli. And then, okay, ito ang fulfillment ng sinabi ng Panginoon that the Apostle Paul wrote, "As oft as you eat this bread and drink the cup, you do show forth the Lord's death till He come, till He returns." So dito ay tingnan natin isa-isa at suriin natin ng maigi kung bakit this is the best or the finest meal ever. At ang ganda nito, "Oh, come, eat and drink without money and without price." Ang tinutukoy doon, drink milk without money and without price. And this is exactly what God is telling us. It may be the most expensive, the best meal, the finest meal, fine dining for time and for all eternity,
pero ito ay gratis. Why? Because Jesus reserved and paid for it. Okay, so the establishment of the Lord's Supper. Kailan ito itinatag ng Panginoon? Ang Santa Cena ay itinatag ng Panginoon noong kanyang kapanahunan sa lupa during his public ministry. And believe you me, that night na sila ay nagdiriwang ng Passover doon sa pagpupulong na ito ay exclusive na ang 12 alagad lamang ang naroon. Only the 12 apostles were there. And so as Jews, the 12 apostles with the Lord, ay sila ay kumain doon, pinagbahabawagian nila ang tinapay ng walang libidora at ininom nila ang alak, tunay na alak, na ito ay galing sa katas ng pulang ubas. So ating mapapansin na nung gabing ito, sa Passover supper, ay kasahog nila si Judas. Pagkatapos ng Passover, ay ang Panginoon ay isinawsaw niya ang isang bahagi ng tinapay at pagkatapos nagsalita siya na isa sa inyo will betray me. And they began to ask themselves, sabi nila, is it I? Ay, ating mapapansin ito in the previous verse, is it I? They were all examining themselves, is it I? So, sabi ng Panginoon, one of you here will betray me. Yung isinawsaw niyang tinapay sa John chapter 13, yung isinawsaw niyang unleavened bread ay ibinigay niya kay Judas. Pagkatapos na ibinigay niya ito kay Judas, si Judas tumayo at siya karakarakang umalis para sabihin na yung lugar na kinaruroonan ng Panginoon na previously siya ay may kasunduan sa mga ito na ang Panginoon ay arestuhin nila in Mark chapter 14 verse 10 and verse 11. So dito nang umalis sila, ang akala ng 12 alagad na si Judas ay lumabas lamang para bumili pa ng pandagdag na tinapay at ng inuming alak doon. Although sapat-sapat na yun, 12 lang naman sila including the Lord Jesus Christ, there was enough bread and wine for the church. So, nung umalis siya, ay ang Panginoon ay itinatag niya ito sa verse 22, wala na si Judas, ay yung 12 alagad at siya na lamang naroon at kinuha niya yung unleavened bread. Sa loob ng isang linggo, ang bawat tahanan ng mga Hudyo ay hindi sila naglalagay ng anumang may libidora sa kanilang mga tahanan, lalo na sa kanilang mga pagkain. Sapagkat ang libidora ay simbolo ng kasamaan o kasalanan. Is a symbol of evil or sin. So, nililinis nila at inalis nila any leaven na hindi nararapat during this one-week celebration of the Feast of Passover or Unleavened Bread. So, dito ay mapapansin natin, nung itinatag ito ng Panginoon, only 12 of them remain. The 12, wala na si Judas kasi pang 13 ang Panginoon. At doon sa guest chamber na ito, ang Panginoong Kristo, though he did not own the house, he was the host. Siya ang host doon sa guest chamber. At kapunapo na ito, na inantay muna ng Panginoon si Judas na umalis. At pagkatapos nung ito'y sinimulan niyang itatag ng gabing ito ang Lord's Supper, ni hindi niya inanyayahan yung pamilya na may-ari ng tahanan. Ang nanay ni John Mark, no, si John Mark, ni hindi inanyayahan yung lalaking sumalubong sa kanila at nagdala sa kanila dito sa lugar na ito. Ang ibig sabihin ng Panginoon, the Lord's Supper is exclusively for church, immediate church members only. Yun ang tinatawag na within church capacity. So, Judas, hindi pinaparticipate. Unsaved siya. So,
ko ang Panginoon, ang pastor ng unang church na kanyang itinatag, may unsaved. Oh, nako, sagana ngayon ang church ng Panginoon ng mga unsaved. As a matter of fact, that is undeniable na marami mga hindi ligtas at magkakasubukan tayo pagkatapos ng rapture. At least may pakinabang naman kayo, lahat inyo na, pag naiwan kayo sa rapture. At lahat ng yan ay kumpiskado ng Antichrist, ng Antikristo. At hindi kayo makakain, makainom kung hindi kayo tatanggap ng ID niya, 666, sa inyong noo o sa inyong palad. It's going to happen, my friend. Each day passes by so quickly. At kung kayo'y talagang close to the Bible, makikita nyo how everything that God said and prepared and planned and will execute is happening right before your eyes. Huwag tayo magbulag-bulagan, magbingi-bingian. It's happening before our eyes. Ang world religion, world art, etc., minumungkahi na yan ng Papa sa Vatikano, sa Vatican. He is now pursuing it. Palibasa, siya ang false prophet in the evil trinity. So dito'y ating mapapansin that the Lord established the Lord's Supper for the immediate members only. Now check your life. If the call, come up, were made today, will you be raptured or will you remain? Dapat suriin na natin ang ating sarili. Second, the emblem of the Lord's Supper. Yung tirang, tinapay na walang libidora, at saka yung alak na natira doon, yung ang mga sangkap na ginamit ng Panginoon. Pero yung sangkap na yun na nangyari sa lumang tipan, na ito ang minungkain ng Panginoon, ito gagamitin ninyo each time you celebrate the Passover. Ay ganun rin ginamit ng Panginoon nung itinatag niya ang unang Santa Cena, na ito ay ang unleavened bread at saka ang fruit of the vine. Dalawang ordinaryo lamang, pero dadalawa lang ang tatamad naman ng mga Kristiyano. Hindi nyo ba napupuna yun? Daming ligtas, ayaw magpabautismo. May hydrophobia. Okay. Hindi sumusunod. At kung nakasunod naman na bautismohan, pahirapan ba? Pagpunta sa Santa Cena, may appointment ako, etc. Is there something far more important than meeting with the Lord, having fellowship with the Lord, and obeying His will, which is the best for you, for time and for eternity? May higit pa bang mas magara? You can postpone everything, and you must give priority to the Lord. Yan ang kailangan. This is the need of the hour. We must rearrange our priorities. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And hindi ko na ito pwedeng ibang masisira yung microphone. So dito ay mapapansin natin ang dalawang elemento. Nung kinuha ng Panginoon, kinuha niya una yung tinapay na walang libidora. Sa verse 22, and as they did eat, Jesus took bread. Kinuha niya itong natirang unleavened bread. He blessed them. He prayed for this. He broke it and gave it to the disciples. He was, in other words, portraying His sacrifice, what He is going to do for them, that His body is going to be offered, is going to be broken, and He is going to give it as a price, a ransom for our redemption. Take it, this is my body. Prior to this event, ang Panginoon ay nagsalita. Ang sabi ng Panginoon, mangyari buksan natin para makita ninyo. May mga objections tayo sa mga churches na ito ay nag-observe ng Lord's Supper contrary to the prescription na ibinigay ng Panginoon.
Sa John chapter 6, yung sabi niya, take it, this is my body. Okay? Sa John chapter 6, if you have your Bibles with you, sa chapter 6, isa sa mga I am's na claim ng Panginoon, yung I am is really the name of God. I am. Hindi I was na past tense siya. Hindi sinabing I will be na future siya. Kundi sinabi niya, I am, because it's infinite, it's boundless. He is God. So, John chapter 6, tingnan niyo please, this is only the reference na bubuksan natin. John chapter 6, sabi niya dito, sa chapter 6, ay ating mapapansin dito, several times sinabi niya sa verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. At sinabi niya uli dito sa verse 48, I am that bread of life. I am the living bread, sa verse 51. And then sa verse 54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. The prescription of the Lord Jesus Christ is contrary to the practice ng ibang mga churches. Nang sabi nila na during communion, Holy Communion, ay itong tinapay ay nagiging literal na katawan ng Panginoon. At yung alak ay nagiging literal na dugo ng Panginoong Kristo. The very moment na itong tinapay ay itinaas ng ministro o ng pare at nanalangin, at pagkatapos yung alak ay ganun rin at iinumin, sabi nila, ito ay nagiging actual o literal na dugo at katawan ng Panginoon. Ang tawag sa doktrina ng ito ay transubstantiation. Whenever the minister pronounces blessings upon these elements, ay nagiging literal na dugo. Proven ko yan na hindi totoo eh. Okay? Under PCIJ, investigative journalism ng PCIJ, ay nung nag-communion ako, ay yung hostya, sabi ng pare, lulunin ninyo sapagkat katawan niya ni Kristo, magbabago yan. Eh, curiosity. Hindi ko nilulun, iniluwa ko, inantay ko na maging katawan, maging bahagi ng katawan ng Panginoon. Eh, hindi naman, tinapay pa rin eh. So, proven. At pagkatapos, sabi ko, eh bakit ikaw lang uminom? Kami hindi nabigyan ng alak, ikaw lang uminom. Kaya sa mag-apong celebration mo ng Mass, ay nalalasing ka. So, because tama naman, alak talaga ginagamit eh. Pero it's wrong. Hindi nagiging literal na katawan. And then, may mga naniniwala at practice nang sabi nila ay hindi totoo yon. Ganito yon. Yung hostya at saka yung alak ay nagbabago ng anyo, nagiging literal na katawan at dugo ng Panginoon the moment na ito ay nasa dila na ninyo. Ang tawag dito, consubstantiation. That's Protestantism. Yung isa, Catholicism, binago nila ritoke, consubstantiation. Mali na naman. Ang turo dito sa Biblia ay hindi iyon nagiging literal na katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Ang elementong ito ay ibinigay ng Panginoon bilang simbolo. Sapagkat kung ito ang literal na katawan niya, ay buhay na buhay pa siya. Ito ang aking katawan. Isa, nanginginat-ngat na ng mga alagad yung kanyang katawan kung literal ito. Di nyo mo napansin yan? At pagkatapos, pinatulog niya yung kanyang dugo at sipsip pa na sila mga tulad ng mga vampira. That would be not only, sabi ng Panginoon, na-offend ba kayo dito? Because it's offensive to the Jews. Eating and drinking with something na may dugo dito, at lalo na pagkain ng dinuguan, ay ito ay karamal dumali. Ito ay hindi po pwede. Na-offensive ito.
But the real truth of the matter ay, sabi ni Augustine, the bishop from Hippo, Africa, a theologian and a sovereign grace, sabi niya, etong Santa Cena yung tinapay at dugo ay hindi nagiging literal na katawan at dugo. Sapagkat kung ito ay maging literal na dugo, ay yung magpa-participate dito ay mga cannibals. Mga cannibals, cannibalism yun. At ito ay krimen. It is a crime. Krimen ito. At ito ay masama. Is a vice. Sapagkat sa the moment na nakatikim kanyang tulad sa isang may aalagang tigre. Sabi niya, ito ay faithful, ito maliit pa, ito inalagaan ko, ito pinapakain, pinapadede ko. Lahat na kailangan niya, asikaso ko ito para dito sa bahay, sa loob, ay siya ay magbantay dito at makasama-sama ko. Subalit hindi niya sukat akalain isang araw, nung siya ay nasugatan, nung nasugatan siya at dumugo, nung dinilaan ng tigre, nasarapan sa dugo niya. Alam niya, kinain siyang buhay. This is a real story. Kinain siyang buhay. Why? Sapagkat carnivorous yon, kumakain yon ng meat. Sabi na pag kumain kayo ng aking katawan at uminom kayo ng aking dugo, ay meron kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6. Tingnan niyo please. Pero hindi literal yon. Symbolic yun. Ang tawag dito sa wikang Ingles ay isa sa mga bahagi ng figures of speech. Figures of speech. Pag sinabing figures of speech, contrary ito sa plain, normal, literal ng isang bagay. Ibig sabihin is a figure of speech na ito ay it falls under a metaphor. Na inihambing niya ang kanyang katawan at ang kanyang dugo sa tinapay at sa alak na ito ay kinakailangan ng tao. Pero sinabi ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, bagkos sa bawat salita na lumalabas sa nguso o bibig ng Panginoon. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So dito ay ating mapapansin, it cannot be literal. Paano ito mainom kung hindi ito literal? Paano ko makakain ito at mainom? Whenever we participate in the Lord's Supper, tingnan niyo please, sa John chapter 6, hindi tayo alis muna doon. Sabi dito, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo ito, sa verse 54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. Merong buhay na wala. Ibig sabihin, kung wala kang buhay na wala, hindi ka dapat kumain at uminom. Santa Cena. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Paano mangyayari ito? Maliban sa dapat meron ka ng buhay na wala hanggan, paano ito ngayon? Anong tinutukoy ng Panginoon ng sino mang kumain at sino mang uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan? Tingnan niyo please, paano ang prosesyo ito sa verse 47? Ang sabi dito, verily, verily I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Yun pala, yung nirepresent ng dalawang elementong ito, representative, simbolo lamang ito. It's tantamount to eating and drinking his blood na kanyang iaalay doon sa krus ng Kalbaryo. It's believing that Jesus Christ is the ultimate sacrificial lamb that will forever finish redemption. Doon sa krus ng sinabi niya, it is finished. Tetelestai, tapos na ang gawain ng kaligtasan. And you only have to believe. Believing. Pero na-abuse na naman itong easy believism. It's not that easy. Because sabi ng isang isang matandang mangangaral, an old theologian sa old school, sabi niya, some do not represent faith as an act so simple that the work of the Holy Spirit is not needed to produce it. Sabi ng Panginoon,
the words that I tell you are spirit. Spirit. Hindi pala ito literal, kundi ito ay spiritual. Ito ay sa pamagitan ng pananalig na sapat na si Kristo lamang ang tanging lunas sa kasalanan. Siya lamang ang daan patungo sa kalangitan. Siya ang buhay na walang hanggan upang ang sino mang walang Kristo ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Ang may Kristo ay may buhay na walang hanggan. So, naintindihan na ba ninyo? Parang ako lang yata nakaintindi. Getting across. Kasi dapat, kaya nga para sa mga believers only ito at may examination. Alam nyo bakit? Para makita natin ang tunay na anyo natin at tunay na kabanalan ng Panginoon. Isang araw, ay may isang ginang. May isang may kayang babae. At inanyayahan niya ang kanyang kamag-anak na dumalaw at bisitahin siya at mag-stay doon for some days. So, in-entertain niya ito. Masaya sila. They were renewing their friendship as relatives and as friends as well. At isang araw, yung hostess, habang siya ay naghuhugas ng pinggan doon sa lababo, sapagkat ito ay meron siyang bintana, is pure glass. Ganun naman talaga pag may bahay may glass. Nakita niya yung sa labas. Sa araw, nakita niya sa labas na yung kapitbahay niya ay naglaba. At pagkatapos, naglaba ito, nilaba niya yung mga bedsheets niya, puti, mga linen. At pagkatapos doon, kitang-kita niya na kanyang dalawang mata through the glass, ay sinampay ito. Sinampay niya ito. Natawa siya. Sabi niya, pabira, naglaba ito. Sinampay niya, ang dami pang spots. Ano spots? Batik ba yun? Mancha. Ang dami pang mancha. Ang dami pang spots. Ang dami pang mancha. Tinawag niya bilang katuwaan. Tinawag niya, alika dito. Insan, alika dito. Tingnan mo yung kapitbahay ko. Naglaba pagkatapos. May mga mancha pa. Sinabit. Nung tinignan ng kanyang kamag-anak, sabi niya, malinis naman. Ang mancha ay narito sa salamin mo. Okay. Makaibigan, ang Lord's Supper ay para makita natin na may mancha tayo. At ang Panginoong Kristo ay banal na banal. Kaya ang tawag dito sa Santa Cena sa Lord's Supper is Holy Communion. Without holiness, you need not take this communion. Ba? So, sabi ng Panginoon, last, nako, yung mga mancha natin, kaya every Saturday, pagdating natin ng Linggo, baka mabigla tayo sa rapture. Yung mga mancha, okay. So anyway, gamitan ninyo ng safeguard. Kaya para pati konsyensya nyo malinis. So anyway, last, sabi ng Panginoon dito, naintindihan na ba ninyo yon? Ha? Hindi literal yon. Spiritual or figurative language yun. It's a figure of speech. Sabi dito sa verse later, verily I say unto you, from this initiation of the Lord's Supper, until I come again, ay ang span, ang range, ang duration ng Lord's Supper, as often, as frequent as you eat and drink, naalaala mo ako. At ang kanta, niyo, bakit kaya wala akong gift na gano'n? Kanta. Naalaala mo. Ano? Sorry, I'm no singer. Very bad singer. I don't have the voice for that. I can speak or whatever, but not sing. So, dito sabi na pa, this must endure until I come again. And you know what? You will have the very, very finest, the best meal ever that you will not regret. May inilarawan nyo dito at pagdating ko, pagbalik ko, oh, walang patid na ito. Oh, you will be in the marriage supper of the Lamb. Presidential table tayo. Marriage supper.
Kaya nga lang, may objection sa marriage supper of the Lamb ako ibibigay sa inyo. Kung kayo'y gumagamit ng kutsara at tinidor, maniwala kayo hindi. Lahat yon ay silver spoon. Silver is a symbol of redemption. 30 pieces of silver, pinagbili ang Panginoon. Wow! Ang problema, yung spoon, pagsubo natin, hindi po pwede. Sapagkat napakahaba nito. Tinidor at sa spoon. Pagsubo mo lang, pasa iyo. Kasi ang intensyon ng Panginoon, ang susubuan mo yung kapwa mo, serve each other. Pasto, saan mo nakuha yan? Imagination lang eh. You serve yourself. Hindi obra doon, you serve yourself. Serve one another as I have served you. Greater love but no man that is that a man lay down his life for his friends. We are beneficiaries of the most precious gift of all time. The gift of God's Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Surinin niyo ang inyong mga sarili, mga kaibigan. Kayo ba tiyak na sa kabila o hindi pa? Kung hindi pa, ang aking dalangin para sa iyo ay somewhere, sometime sa buhay na ito, while you have the opportunity, now is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Shall we pray? Father, thank you so much for being gracious, good, and generous to us. Thank you for gifting us with a great gift that is not only so precious, but a gift that is without repentance on our part. We will never regret knowing Jesus Christ and having Him in our hearts through the Spirit and possessing eternal life. I pray that tulad ng ang pagkain at inumin ay nakapagbibigay ng sustansya at kalakasan sa amin. This is what the Lord's Supper does. Ito ang ginagawa ng Santa Cena. It's time we meet to hold the Lord's Supper. It sustains us. It nourishes us. It helps us remember what the Lord had done for us and the Lord's promise is coming again. You are our lively, our blessed hope. And we look forward for that, Lord. And it's coming as you are coming soon. While our heads are bowed and our eyes are closed, no one looking around. Kumusta ang inyong kaluluwa sa umagang ito? Kumusta ang inyong mga puso? Mainit ba ang pag-ibigan ninyo ng Panginoon? Kayo ba ay nasa panlalamig o lumalayo sa Panginoon na kinakailangan pang gawa ng Panginoon ang paraan upang makapanumbalik kayo at minsan nakalulungkot sa pamagitan na tayo ay masaktan muna. May it not be that way. May it be kusang loob tulad ng dating unang araw na nakatagpo natin sa landas ng buhay na ito ang Panginoong Kristo. May the Lord encourage you. May He sustain you. May He support you. May He provide for whatever needs that you may have and see us through this new year kung sakaling hindi pa man siya dumating, although any moment he could come. So just be ready at all times. Before I close in prayer, maybe you are a visitor. Hindi mo pa siguradong ang bagay nito. God help you. We would be willing to sit down with you. Ipakita bago ka lumabas
na ngayon ang araw ng kaligtasan. Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. At ang Panginoong Kristo ay magbibigay sa iyo ng pag-asa, ng kasiguruhan, ng buhay na wala hanggan, at ng kapatawaran ng lahat ng kasalanan. But you have to let me know. Let the Lord work this miracle na ang iyong kaluluwa ay may panganak na maguli. Please pray for me, Pastor, before we close in prayer. Kung wala ka pang kasiguruhan, someone will sit down with you and show you how God will assure your life at maging handa ka. Tulad ng hindi natin expected at alam kung ano ang araw ng ating pagpanaw, although we look forward sa pagsalubong ng Panginoon sa atin, hindi pagpapanaw natin. But whichever comes first, kapakinabangan, hindi kalugihan sa bawat anak ng Diyos. Because heaven is our home. Kung kayo, wala pa kayo, ang aking dalangin na katagpuin ng Panginoon. But you have to let me know. Pastor, please pray for me. Sama kita sa akin. Huwag ka mahiya. Although we know, yes, God bless, encourage you, yes. Sa mga anak ng Diyos na narito, naway, kayo ay lubos na sumusunod sa Panginoon, sensitibo sa patnubay ng Espiritu, at hindi tayo palaboy-laboy na Kristiyano. Naway, focus tayo and ready for His coming for us. What a day it shall be when we see Jesus and meet Him in the air. Our Father, we close this service with thanksgiving. And thank you for everyone present. At tulungan nyo kaming alalahanin ka sa bawat sandali. At hindi katulad ni Judas at tulad ni Apostol Pedro, ipagbili o ipagkanulo tuwin ang kami ay nasa ispat, that we would be more than willing and glad to make a stand and let it be known that I have Christ and Christ has all of me. And I pray for this uplifted hand and perhaps some others that may be reluctant. At itadalain ko ang bawat anak ng Diyos na narito, na ingatan niyo po sa daan at tulungan kami sa araw-araw na pamumuhay namin at palakasin at patatagin kami upang magampanan namin ang taus-pusong pagsamba at paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ingatan niyo po kami sa daan at biyayaan niyo kami, at lalo na pag kami ay uupo at kakain, help us never to forget to thank you for all graces that we receive from you. In Jesus' name I pray and for His sake. And the people of God said, Amen. God bless you. Okay, eat well.